Araw-araw na mga salita ng Diyos. Hindi ba maraming taong kumukontra sa Diyos at humahadlang sa gawain ng banal na Espiritu dahil hindi nila alam ang iba't iba at malawak na gawain ng Diyos? At bukod pa riyan, dahil napakaliit ng taglay nilang kaalaman at doktrina para sukatin ang gawain ng banal na Espiritu? Bagamat mababaw ang mga karanasan ng gayong mga tao, mayabang at likas silang mapagpalayaw at hinahamak nila ang gawain ng banal na Espiritu, binabaliwala ang mga pagdidisiplina ng banal na Espiritu at bukod pa riyan, ginagamit nila ang kanilang mga walang kwentang lumang argumento upang pagtibayin ang gawain ng banal na Espiritu. Nagkukunwari din sila at lubos na kumbinsido sa sarili nilang natutuhan at kaalaman, at kumbinsido na nakakapaglakbay sila sa buong mundo. Hindi ba kinasusuklaman at inaayawan ng banal na Espiritu ang gayong mga tao, at hindi ba sila aalisin pagsapit ng bagong kapanahunan? Hindi ba mga kasuklam-suklam na taong mangmang at kulang sa kaalaman yaong mga humaharap sa Diyos at lantaran siyang kinokontra na nagpapakita lamang kung gaano sila katalino? Sa taglay nilang kaunting kaalaman tungkol sa Biblia, sinisikap nilang magwala sa akademya ng mundo. Taglay ang isang mababaw na doktrina para turuan ang mga tao. Sinusubukan nilang baligtarin ang gawain ng banal na Espiritu at tinatangkang paikutin ito sa sarili nilang proseso ng pag-iisip. Dahil hindi nila alam ang mangyayari, sinusubukan nilang masdan sa isang sulyap ang 6,000 taon ng gawain ng Diyos. Walang anumang katinuan ang mga taong ito na dapat banggitin. Sa katunayan, kapag mas maraming kaalaman ang mga tao tungkol sa Diyos, mas mabagal silang manghusga sa kanyang gawain. Bukod pa riyan, katiting lamang ang binabanggit nilang kaalaman nila tungkol sa gawain ng Diyos ngayon. Ngunit hindi sila padalos-dalos sa kanilang mga paghusga. Kapag mas kakaunti ang alam ng mga tao tungkol sa Diyos, mas mayabang sila at labis ang tiwala nila sa sarili at mas walang pakundangan nilang ipinapahayag ang katauhan ng Diyos. Subalit, ang binabanggit nila ay teorya lamang at wala silang ibinibigay na tunay na katibayan. Walang anumang halaga ang gayong mga tao. Yaong mga itinuturing na laro ang gawain ng banal na Espiritu ay mga bobo. Yaong mga hindi maingat kapag nakakatagpo sila ng bagong gawain ng banal na Espiritu, na walang tigil magsalita, mabilis humusga, malayang hinahayaan ang kanilang pag-uugali na tanggihan ang pagiging tama ng gawain ng banal na Espiritu, at iniinsulto at nilalapastangan din ito. Hindi ba mangmang sa gawain ng banal na Espiritu ang ganoon kawalang galang na mga tao? Bukod pa riyan, hindi ba sila mga taong mayayabang, likas na mapagmataas at pasaway? Kahit dumating ang araw na tanggapin ng gayong mga tao ang bagong gawain ng banal na Espiritu, hindi pa rin sila palalampasin ng Diyos.
hindi lamang nila hinahamak yaong mga gumagawa para sa Diyos, kundi nilalapastangan din nila ang Diyos mismo. Ang gayong desperadong mga tao ay hindi patatawarin. Sa kapanahunang ito man o sa darating na kapanahunan, at mapapahamak sila sa impyerno magpakailanman. Ang gayong walang galang at maluhong mga tao ay nagkukunwaring naniniwala sa Diyos. At kapag mas maraming taong ganito, mas malamang nasuwayin nila ang mga atas administratibo ng Diyos. Hindi ba tumatahak sa landas na ito ang lahat ng mayabang na talagang hindi mapigil at hindi pa sumunod kahit kanino kailanman? Hindi ba nila kinokontra ang Diyos bawat araw? Ang Diyos na laging bago at hindi kailanman luma?